Good day everyone. So for today, tuturuan ko naman kayo kung paano yung concept at paano mag-solve ng arithmetic means. Okay. So arithmetic mean. So when we say arithmetic mean, so yung first na impression natin dito yung mean, kasi alam natin this is also a term for average. So when we say mean, kinukuha natin yung average. So obviously, alam naman natin yung basic ng pagkuha ng average, di ba? So ang pagkuha ng average is basically add the values or terms, then divide to the total number of terms. So, di ba ganyan tayo gumawa ng average? So, for example, meron tayong sa grades, for example, or sa score mo na lang sa quiz. Example, score in quiz. Di ba? So, let's say ang score mo sa quiz number 1 mo is 10. Quiz number 2 mo is 8. Quiz number 3 mo ay, let's say, 5. Di ba? Quiz number 4 mo ay let's say 2. Ayan. So, ano ba yung average ng quizzes mo? So, ang gagawin lang natin, di ba? I-add lang natin yan. 10 plus 8 plus 5 plus 2. Tapos, i-divide natin kung ilan lahat. So, in this case, 4. So, yan yung pagkuha ng average, di ba? Or, mean. So, ilan yan? So, 25 divide by 4. So, ibig sabihin, ilan to? Kung gusto mong malaman yung average mo ng quizzes mo. Ibig sabihin, ang average mo is 6.25. So, ayan. Yan yung average ng quiz mo. So, ganyan din sa arithmetic mean. Okay. So, same lang yung logic niya. But this time, nadagdagan lang siya ng arithmetic na concept. Okay. So, magbigay tayo ng example. So, arithmetic mean. Ganyan natin yung title. Ayan. Arithmetic mean. Okay. So, again, may idea ka na that when we say arithmetic mean or mean, you are getting the average. Okay. So, basic example muna tayo. Let's say we are asked to get the arithmetic mean. So, arithmetic means AM din, no? Ayan. Let's say between, find the arithmetic mean between 2 and, let's say, 102. Ayan. So, find the arithmetic mean between 2 and 102. So, obviously, meron tayong basic formula dyan. So, AM is equal to A plus B over 2. Diba, i-add lang natin yung dalawang terms, then divide kung ilan sila. So, that is basically 2 plus 102 over 2, that is 104 divided by 2. So, ang arithmetic mean natin is equals to 52. Okay, so ayan na siya. So, diba, ganun lang kadali. Okay, so what if ganito yung tanong? Okay, so erase natin lahat to. So, what if ganito na yung tanong? Find or insert 4 arithmetic means between 15 and 45. So, kung titingnan mo, ang tanong kasi dito is insert 4 arithmetic mean. So, kung isusulat mo siya, it will look like this. So, 15, 2, 3, 4, and then 45. Tama? Kasi, insert 4. So, maglalagay ka daw ng 4. So, kung titingnan mo, parang ang tanong lang dito is, give the sequence. Parang ganun. Okay. So, paano natin siya isusolve? Okay. So, ang una nating gagawin is,
kailangan kasi ma-fill up natin yung ano niya, yung mga terms, 'di ba? So paano natin ma-fill up yung terms? Yun eh kung alam natin yung common difference. So, yun lang. Yun lang yung basic natin, no? So, kailangan lang talaga mahalap natin yung B. Ayan, common difference. So, paano? So, yun nga. Gamit tayong formula. A sub N equals to A sub 1 plus quantity N minus 1B. Kasi yan lang naman yung may, ano na, formula na may common difference. Okay, so, susunod. Tingnan natin yung mga given. So, alam na natin this is yung A sub 1. Tama. So, kung A sub 1 yung 15, pang ano yung A sub, yung 45. So, A, pang ilan siya? A sub ano? So, bibilangin natin. So, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meaning A sub 6 pala to. Okay. So, instead of writing A sub 6, isusulat ko na yung value niya. So, A sub 6 is 45. It's equals to A sub 1, that is 15. Plus, N is 6. Ayan, nakalagay naman 6. Minus 1 times D. So, that is 45 is equals to 15 plus 6 minus 1, that is 5 times D. So, same steps, transpose lang, magiging 45 minus 15, that is 30, equals to 5D. So, divide both sides by 5. So, cancel 5D is equals to 6. So, ibig sabihin, may idea ka na, na ang common difference niya is 6. So, as if nag-add ka ng 6 kada terms. So, ibig sabihin 15 plus 6, that is 21. Plus 6, that is 27. Plus 6, 33. Plus 6, 39. Plus 6, 45. So, tama siya. Okay? So, ayun lang. Ganun lang siya. So, yun ay answer. 21, 27, 33, and 39. Okay. So, ganun lang kadali. No? So, next example tayo. Okay. So, for our next example, medyo gawin natin challenging ng konti. Okay. So, dito naman, ang tanong ay insert, let's say, 3 AM, arithmetic means, okay, in the sequence, ito, x plus 3y 4y 5y minus x then tatlo 1 3 then 9y minus 5x then dot ayan. Okay, so medyo parang overwhelming yung given, no? Pero kaya natin yan. Okay, so gawin na natin. So, dito, okay, kung papasin nyo, ang mga given dito ay obviously binomial, no? Kasi two terms, may monomial, ayan. Pero, wag tayong ma-overwhelm. Actually, same lang naman din yung procedure nyan. Tulad dun sa kaninang example natin, no? So, ang difference lang is, ano siya, tawag dito? Binomial siya, meron siyang x and y, okay? So, ganun pa rin. So, kunin natin yung common difference. So, yung first step, no? Hanapin muna natin yung common difference. So, paano natin hanapin? Subtract. So, ito isang buo ito, di ba? Ayan. So, ito yung isang buo din. So, susubtract ko lang yan. So, magiging 4y minus x plus 3y. Yan yung D. Okay. That is equal to 4y. Didistribute ko yung negative. So, negative x, negative 3y. So, d now is equal to 4y minus 3y, that is y, minus x. Okay. So, meron na agad akong common difference, no? Kung gusto mong itry ito, dito, pwede rin naman, no? Para ma-double check mo talaga na y minus x siya. Okay. So, it meron na tayong common difference. So, ang susunod na hanapin natin is, actually, guided na tayo eh. Bakit? Kasi ito is a sub 1, ito is a sub 2, a sub 3. Actually, ang alam na natin na hinahanap natin is a sub 4, a sub 5, tsaka a sub 6, diba? So, guided na tayo kasi ito a sub 7 na to. Yan. Okay. So, guided na tayo. So, pwede na tayong gumamit ng formula.
mas madali. Yung a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 d. Okay, so since ang hinahanap natin is a sub 4, so papalitan natin ng a sub 4 equals a sub 1, so ito yun, x plus 3y plus ano yung n, so that is 4 minus 1, tas ano yung d, ayun, y minus x. Okay, so a sub 4 is equal to x plus 3y plus 4 minus 1 is 3. Tama, so ito ay magiging 3 na to. So, times ko na lang dun. Okay, so magiging 3 times y, that is 3y. 3 times negative x is negative 3x. Okay. So, ayan na. So, a sub 4 is equals to, so, x minus 3x, so, negative 2x, 6, 3y plus 3y, that is 6y. So, 6y minus 2x. So, yan pala yung a sub 4, no? So, a sub 4 natin is 6y minus 2x. Okay, so next naman. Yung, kunin naman natin a sub 5. A sub 5 equals to, a sub 1, same pa rin, x plus 3y plus 5 minus 1 times y minus x. So, magiging a sub 5, that is equal to x plus 3y plus 4. Diba? 4 na to. 4. Plus times lang 4y minus 4x. Okay? So, a sub 5 is equal to 3y plus 4y, 7y. X minus 4x, negative 3x. So, ayan. I-box natin yung mga sagot. Ayan. Okay. So, ayan. So, meron na tayong a sub 5, that is 7y minus 3x. Okay, for the last term, which is yung a sub 6, okay? So, ito na lang. A sub 6, that is equal to, so first term, no? So, that is x plus 3y plus 6 minus 1 times y minus x. Ay, hindi na pala kita. So, adjust natin. 6. Adjust natin. Okay. So, magiging, ano siya? So, a sub 6. Lagyan natin ng ano. Yan. So, magiging a sub 6 equals to, okay, a sub 1, that is x plus 3y plus, ayan, 6 minus 1 times y minus x. Ayan. So, ayan, okay. So, magiging a sub 6 equals to x plus 3y plus 5. Ito, 5 na to, di ba? So, mumultiply natin doon, 5y minus 5x. Okay. Then, simplify, a sub 6, 3y plus 5y, that is 8y, x minus 5x minus 4x. Okay, so, ayan na. Kompleto na. So, our a sub 6 is equals to 8y minus 4x. So, 8y minus 4x. So, that's it. Kompleto na natin yung a sub 4 to a sub 6, or yung nag-insert na tayo ng 3 arithmetic means in the sequence. Okay, so that's it.